Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tama ba kayo? Dapat talaga piliin ko yung mga laban ko na alam kong ako ang mananalo. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Monting Channel. Namalikmata nga itong si Moira na sa pagkakala na si Lyneth daw ang kanyang nakita. Subalit totoo naman ang nakita dito ni Moira. Buti na lamang ay hinarangan ito ni Giselle. Nang katukin ni Moira itong ang dressing room na kung saan ay ipinapalabas ni Moira itong ang si Lyneth sa loob. Dahil hindi daw nababagay ang basura. Katulad nga dito ni Lyneth. At dito naman na sinabi ni Giselle na namalikmata lamang itong si Moira at hindi iyon si Lyneth. At dahil dito, hindi na rin nakatiis itong si Moira ang umalis nga dito sa department store. Samantala, maya-maya naman ay naisukat na lahat-lahat ni Lyneth ang mga damit na ibinili ni Giselle para nga sa kanya. At dito rin na sinabi ni Lyneth kay Giselle na sana raw ay hindi siya pinigilan ni Giselle. Gustong-gusto na nga daw ni Lyneth na gumanti dito kay Moira at awayin ito. At dito naman na sinagot ito ni Giselle na hindi pa ang tamang panahon upang makipag-away itong si Lyneth dito nga kay Moira. Kinakailangan mag-isip ng mabuti itong si Lyneth kapag nakipag-away, hindi lang sa pagiging talakan, makipagtalak dito nga kay Moira dahil mas pinakita na rin ni Lyneth na wala siyang pinagkaiba dito nga kay Moira. Kaya naisipan na sinabi ni Giselle dito kay Lyneth na dapat siguraduhin ni Lyneth ang bawat laban na makakatiyak na tataob daw itong si Moira. Kaya dito naman nadagdagan ang kaalaman dito ni Lyneth na hindi basta-basta magpapatalo dito nga kay Moira. Sa kabilang banda ay kinausap nga dito ni Ana rin itong si Carlos kung may gusto nga daw ito sa kanyang ina. Dahil may pinabigay nga itong pagkain na para daw dito kay Lyneth at hindi naman diretsahan na sinagot ito ni Carlos Benitez. At hindi na nga nakatiis pa itong si Carlos ay kinausap na nga itong si Lyneth na ayaw daw niya itong mapahamak itong si Lyneth dito nga kay Moira at nagtanong itong si Lyneth na kung bakit. At dito na nga nainamin ni Carlos Benitez dito kay Lyneth na gusto na nga daw niya talaga itong si Lyneth noon pa man. Kaya dito naman nagulat itong si Lyneth sa mga narinig mula kay Carlos Benitez at ibinalita naman ni Lyneth dito nga kay Chang Susan ang mga pag-amin dito ni Carlos sa kanya na gusto daw siya nito. At sabi naman ni Aling Susan na noon pa man daw ay napansin na talaga ni Aling Susan na may gusto na nga itong si Carlos dito nga kay Lyneth. Kaya yan ang ating patuloy na pakaabangan dahil paano kaya kapag nagbalik na itong si RJ na wala na siyang babalikan dahil ang kanyang babaeng minahal ay kukunin naman ang kanyang kaibigan na siyang ama ni Zoe Tanyag. Kaya yan ang matindi nating pakaabangan dahil malapit-lapit na siguro ang pagbabalik muli dito ni Dr. Tanyag at ang pagbabago nga dito ni Lyneth dahil na-impress nga ng husto ang mga members ng East Ridge sa ipinakita nga dito ni Lyneth sa kanila na may taglay nga itong talino at nakaisip agad ng mga high-tech na gagamitin dito nga sa East Ridge upang mas marami pa daw magamot ang ospital na ito. Yan lang po aking karagdagan latest update at maraming marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, bye!